Magandang araw po sa inyong lahat. Magluluto na naman po muli tayo ng isang recipe at ngayon po ay panghandaan ang gagawin nating recipe. Ito po ay ang walang kamatayang menudo. Ito po ay uso sa mga handaang Filipino. Kapag meron pong mga handaan, hindi po nawawala ang putahing ito. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng recipe ng menudo, narito po at tuturuan ko kayo kung paano po step by step ay iluto ang menudo. Narito po ang ilan sa mga ingredients na atin pong gagamitin. Siyempre po, ang atin pong baboy, ginayat po siya ng dice at kung mapapansin po nyo, nilagyan ko po siya ng konting taba or pork fats. Kailangan po yan kasi po, yung pong ibang menudo, puro laman, well, para sa mga nagda-diet, okay lang po yun, pero aminin ko po sa inyo, hindi masarap ang menudo pag walang taba. So, tapos po, meron po tayong atay. Ang ginagamit po sa pagluluto ng menudo, kung kayo po ay marunong talaga magluto, ay hindi atay ng baboy. Ang ginagamit po rito ay atay ng baka. Kasi po, ang atay ng baboy ay matigas. At unfortunately, galing po ako sa Asian store, wala po akong nabiling atay ng baka, kaya po ang binili ko ay atay ng baboy. Para po mapalambot, ito po yung sikreto na i-reveal ko po sa inyo. Para mapalambot ang atay ng baboy, ibabad nyo po muna siya sa gatas. So ngayon po ay ibinabad ko sa evaporated milk, mga 10 to 15 minutes pong nakababad yan dyan. Garantisado po yan. Kapag iniluto nyo at isinahog nyo po yan or you want to make pork liver steak, kung mapapansin nyo, kapag nag-steak po kayo ng pork liver, matigas, usually, ang ginagawa po ay beef liver steak, not pork. Eh, sayang naman ang pork, mas mura ang pork liver, kaya po, para mapasarap, lagyan nyo po ng gatas, ibabad nyo po muna sa gatas. Ang gulay natin, meron po tayo yung bell pepper, green, at yung pong carrots, at saka yung patatas, ay naprito na po, no, na-fry na po yan at mamaya po maintindihan nyo kung bakit natin ginawa dahil ayaw po nating magtubig ang atin pong menudo para wala siyang masyadong sabaw. Ito po, margarine or you can use butter if you want. Meron po tayong pasas, ang ating pong partner na sibuyas at bawang, anato or yung achuete at yung pong ating tomato sauce. Nagtataka po kayo, bakit ang liit naman ng tomato sauce mo? Usually, kapag nagmiminudo po yung iba, talaga naman po lumulutang sa dami po ng sabaw. Sorry po, no, pero po kami mga kabitay nyo, ang amin pong minudo walang sabaw. So, ito po actually, nagmamantika. Kaya po pag ganun, tatagal po yan kahit isang linggo without even putting it in the refrigerator. Ang atin pong toyo, at kung gusto nyo po, mamaya pwede kayo magdagdag ng patis. Yan po ay optional. Meron po hong ilang ingredients na hindi pa ho napalagay dyan. Saglit lang po at aking kukunin. Yan. Yan po yung parsley. In the absence of a celery, pwede nyo pong gamitin yung parsley. Yan po yung umami taste. Tapos, meron po tayo ritong pickles, relish, at saka sugar, brown sugar. That is very important sa luto pong ito. Para naghahalo yung tamis, yung asim, yung alat, dapat po present lahat yan sa ating gagawin menudo. O yan, sisimulan na po natin at samahan po ninyo ako sa atin pong preparasyon. Ang unang step po ay paghahaluin natin ang atay at ang ating pork. Yan, yung laman ng ating baboy. Paghahaluin na po natin. So kung mapapansin po ninyo, again, yun pong ating atay ay ibinabad po natin sa condensed milk. Kung wala naman kayong condensed milk, pwede naman po yung regular milk na nabibili, yung 1% or 3% homogenized milk. Yan, importante lang po yung maibabad siya saglit sa milk para po hindi titigas. Yan. So pagkatapos po na atin pong mailagay ang atay, ilalagay na po natin ang onion. Ihalo po natin ang onion. So, kalahati lang po ng ating ginayat na onion ang ating ilalagay kasi po the half will be used for paggigisa, pagsusute. So, kaya kalahati lang po muna ng onion ang ilalagay natin at kalahati din ng garlic.
Ayan. Pagkatapos po natin mailagay ang atin pong sibuyas, susunod naman po natin ang ating pong soy sauce. Ayan. Susunod po natin ang pickle relish. Ayan. Inilagay ko na po lahat. Yan po yung natira eh. Again, ang measurement po nito ay nasa sa inyong panlasa. Lagay na po natin ang pasas. Kung mapapansin po ninyo, halo-halo lang naman po talaga yan. So you will put the butter. Ayan. Kung wala po kayong butter, pwede po ang margarine. Ayan. I don't know kung ano bang difference ng butter at saka margarine. Ayan. Lagay nyo po. Pagkatapos po nyan, lalagay nyo po ang sugar. Ayan. Lagay nyo po ng sugar. Doon po mga 2 tablespoons ng sugar. Depende sa inyong panlasa. Tapos lalagay na po natin ang tomato sauce. Actually, ito po ay tomato paste. Kaya ayaw pong tumalsik. Ayaw pong maisalin. Ayan. Ihalo nyo na po yung tomato paste. So, tamang-tama po yung isang lata ng maliit na tomato paste. Huwag nyo pong inyo po sigurong maging familiarize muna kayo sa tomato paste na ginagamit niyo, kasi meron po namang tomato paste na talaga pong napakaasim. Ito po, subok na subok ko na po ito, at ito po yung lagi kong ginagamit, tasteful tomato. Ayan. So kaya po, ano na yan, subok ko na po yan. Lalagay ko na rin po yung annatto powder o yung tinatawag nating achuete. Magpapakulay po yan sa atin pong menudo. Wala naman po yatang lasa tong annatto. I don't know kung meron. Pero it enhances the taste of the food that we are cooking. Pagkatapos, lalagyan na rin po natin ang atin pong black pepper. Ayan. Powdered pepper. Pagkatapos po, ayan. Huwag kayong mahiya na inyo na pong lamasin. Ayan. Lalamasin nyo po ito. At atin po itong imamarinade ng mga 30 minutes. So, mga 30 minutes po nakamarinade pagkatapos po natin iluluto. So, susunod pong step nito ay atin pong igigisa. Magigisa po tayo ng remaining bawang at saka po natin ilalagay itong marinated na ito. Ayan. So, saglit po muna nating saglit po at mamaya babalikan po natin ang atin pong reciping ito. Pagkatapos po nating i-marinate yung atin pong karne kasama ang atin pong atay at ang mga ingredients ng mga 30 minutes, sisimula na po nating mag-isa. Ayan, ito po yung natira sa ating mga bawang kanina. At atin na pong sisimulang ibisa. Kunahin po natin ang bawang. Susunod po natin ang atin pong sibuyas. Pwede na pong sabayan. Wala po namang batas dyan. Yung iba po ay ano lang yun. Sa pantaha lang nila yun. Opinion lang nila yun. Na meron dapat na umuna sa bawang at sibuyas. Parehas lang po yan. Parehas lang kung masusunod yan at ang lasa niya. Hindi naman naalis dyan. Ayan, isahin na po ninyo ang bawang at ang sibuyas. At kapag medyo brown na po yan at naluto na, ihahalo na po natin ang ating marinated pork at ang marinated na atay. Ito na po ang simula ng ating minudo. Yung iba po, ang ginagawa, inihahalo na po lahat ng bawang at ang sibuyas doon sa marination. At hindi na po sila nagigisa. Pero ako po, parang iba pa rin ho ang lasa ng medyo nasunog na onion at saka garlic. Kasi po, hindi nyo makukuha yung lasang ito
ng sunog na bawang at onion kapag directly ay inihalo nyo lang sila sa marinade. Naaamoy nyo lang ang ginisang bawang at sibuyas. Napakabango po. Ayan. Tapos po ay atin na pong ihahalo ang ating pong karne. Naisali na po natin ang karne. At ito po ang tinatawag na sangkutsa. No, kung kayo po ay pamilyar sa mga malaki hanghandaan sa mga probinsya, sa bisperas po ng handaan ay iniluluto na po o sinasangkutsa na yung atin pong mga karne. Lulutuin po yan ng hindi pa nakasahog yung mga gulay like yung carrots, yung patatas at yung bell pepper. Yung pong mga yon ay ilalagay na sa actual na araw ng handaan. At lulutuin lang po ito. Minsan po yung timplan niyan ay hindi pa yung tunay na lasa dahil on the day of the occasion or yung morning of the day of the occasion, noon po nilalagyan ng tinatawag na mga sahog yung ating sinangkutsang karne. At yung pong mga makaka-relate po sa akin, yung mga kusinero at mga nagluluto sa maramihan sa mga probinsya. Ayan, oh. Mapansin nyo po yung bawang at saka yung onion, medyo sinunog po po yun. Ayan, oh. Kaya yan po yung mga medyo may itim na yon. Gusto ko po kasi nung lasa nung garlic at saka nung onion sa ating pong menu. Yan, at this point in time, pwede nyo rin pong ihalo yung parsley para po lumasa na rin. Again, kung walang parsley, ito po ay celery. Wala po akong parsley. Naubusan po ako ng Chinese parsley. Kaya, ang ilagay ko po ay celery. So, pwede nyo na po itong takpan at hintayin lang po natin na ito ay maluto. Occasionally ay hahaluin nyo po yung ilalim para hindi po masunog. So, yan. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo ang ating pong nalutong menu. Ayan na po. Ayan na. Napakuloan ko na po yan ng mga 30 minutes. Kung napansin po nyo, nagsabaw. Kanina po, nung nilagay po natin yung karne, wala pong sabaw. So, ganyan po ang tendency. Kaya, hindi ni po lalagyan ng sabaw. Wala po kayong ilalagay. At ang gagawin po natin, ihintayin po nating matuyo ang sabaw na ito hanggang sa magmantika. Yun po yung minuto. So at this point in time, ay maghihintay pa rin yung ating natitirang ingredients, yung ating bell pepper at saka yung pong fried carrots and yung ating pong fried patatas. So mga matigas pa po yung karne. Hihintayin po nating maluto. Pero tinikman ko pong bahagya at okay na po yung lasa. Konting mamaya po mag-a-adjust na lang po ako ng konti sa patis sa alat. Pero more or less, ayan na po yung ating minuto. Nagmamantika na po. Ngayon po ilalagay na po natin ang ating green bell pepper. Lutuin lang po natin saglit ang green bell pepper. Pagkatapos po ay atin lang ilalagay ang ating pong patatas at ang carrots. Malambot na po yung karne. Ganda na po ang kulay. At yung pong lasa na gusto ko ay okay na po. Kung pwede ko lang ipatikim sa inyo ay gagawin ko po. Pero at this point in time, masarap na po yung ating ito. Ilang minuto na lamang po. Medyo tutuyuin pa natin ng konti. Actually, mantika na po yan. At ito pong ganitong klase ng minuto, magtatagal po ito. Ito po yung i-freezer nyo lang po yan. Lagay nyo lang po sa mga container. At kung mapapansin nyo, medyo marami po itong nailuto po. So, hindi po ito para sa isang kainan lang. So, pwede po yung gawing pambaon at pwede rin pong pagkain on a weekly basis, ilalagay nyo na sa container. Kung kailan nyo po gusto ng microwave, pwede nyo pong kainin. Ayan. Tuyo na po. Ilalagay ko na po ang
carrots at ang patatas. At this point in time, ay pwede na po nating patayin ang kalan dahil yun naman pong carrots at yung patatas ay naprito na kanina. So, more luto na po yan. At ihahalo na lamang po natin sa atin pong sangkutsadong menudo. Yan. So, I hope nasiyahan po kayo sa panonood sa atin pong recipe ngayong araw. At kung kayo po'y nasihan at interesado po kayo sa mga susunod nating video, ay mag-subscribe lang po kayo sa atin pong channel. At tapos click niyo po yung notification bell para po kayo po'y ma-notify ng mga susunod pa nating videos. Yan po, nudong panghandaan. Yan po'y madalas na nakikita po natin sa Katagalugan. Wala po yung sabaw at halos ang pinaka natitira niya na lang na sabaw ay ang mantika. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po nating video. God bless everyone.